ano po ba ang blessed hope? Kasi yung blessed assurance, yun po yung madalas nating naririnig, naawitin. May plaka po kami niyan eh, yung long playing vinyl, yung kay George Beverly Shea. Ito naman po ako eh, gustong-gusto kong awitin ngayon eh, because naiisip ko si Jesus. Pero due to copyright claim, baka baka magkaroon ako ng problema, wag na lang po. Pero may ano kami niya, may plaka kami niyan, like kung tinutugtog. Kaya lang kailangan kong punasan kasi ang plaka po hindi katulad ng CD. Kailangan kong punasan, proper gear, ano, tsaka yung karayom namin ngayon eh, parang ano na eh. Anong tawag po dito? Karagkag eh. So, hahanap po ako sa Shopee para ma-play ko po yan. Okay? So, ba't ba tayo napunta ron? Hindi po. Blessed assurance, may kinalaman po yan sa salvation natin. Salvation, yun ang blessed assurance. Ngayon, ito po ang topic natin. Blessed hope. Yes. Siyempre, kung may blessed assurance ka, may blessed hope ka. Pero hindi magkapareho yung blessed assurance doon sa blessed hope. Kasi ang blessed hope natin, ano po ba ang hope? Baka may pilosopo, sigarilyo. Okay, napatawa mo ko doon. Okay ka doon, okay ka. You know what? Okay ka. Hindi. Joke. So, ang blessed hope, ano po ba ang hope sa Tagalog? Pag-asa. Diba? Pero sa English kasi mas malalim yung hugot. Pag sinabi mong hope, ito yung matapos mong pagdaanan ang maraming bagay sa ibabaw ng mundo. Nandun ang pag-asa. Diba? Hope, meron kang inaasahan. Inaasahan na one day, we will meet Jesus for the very first time. Yun po yun. Hindi ba kayo na-excite na ma-meet natin si Jesus for the very first time? Yung bukang bibig natin, buong buhay natin, yung pinapahayag natin, buong buhay natin, simula nung ma-born again tayo, mamimit natin ng mukhaan for the very first time. Yayakapin ka niya. Siya mismo ang lalapit sa'yo, anak, payakap. Anak, ito ang sugat ko. Pero hindi kanya ikukondem din sugat niya. Sabi niya, anak, tandayan ang pag-ibig ko sa'yo. Diba? Ganun eh. How about maging excited ka to meet Jesus for the very first time? The King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods, we will meet Him face to face for the very first time. For me, that is the blessed hope. That is blessed hope indeed. Kailan po mangyayari yan? Sa rapture. Rapturo. Pagdagit. You know? Biglaan yun. Ching! Amen? Okay? Harpazo sa Griego. Ibig sabihin, ito ay inaasahan natin. Pero ang problema, hindi po natin alam. At kapag ka hindi pa nangyayari, tayo po, we tend to be lonely. We tend to be subjective in everyday lives problems. Every day, we encounter a lot of not so very good things, you know. Pero since we have Jesus, alam natin, nandito siya. Ang pinagkaiba lang po, makikita natin siya ng mukhaan sa rapture. Pero ngayon, hindi natin siya nakikita. Ibig sabihin, wala siya. Hindi, nandito po siya. The moment we got saved, pumasok na po siya sa ating puso. At ang banal na espiritu ngayon, nililid po tayong mga mananampalataya. See? Excite ka ba na ma-meet siya one day, face to face? Mas magandang ma-meet natin siya sa rapture. Kasi ang dami natin noon. Masaya tayo. We will meet him face to face. Tataas tayo eh. Pshhh!
ano, bigla ang taas yan eh. Dadagitin ka, hindi ka pwedeng dagitin ng dahon-dahon. Hindi, mabilis. Chug! Chik! Chug! Ganun. As in, twinkling nga pa na eh. Pinupurso ninyo mga showbiz personalities, hinahabol-habol ng mga tao yan, hindi ba? Iniiwasan pa nga kayo minsan eh. Pero si Jesus, iba. Pero nakakalungkot, hindi naman siyang hinahanap ng mga tao dito. Pero, pag naiwan sila dito sa rapture, merong isang celebrity. Yan ang hanap nila, di ba? Yung unbeliever, celebrity. Sobrang sikat na tao. Ang pangalan niya, Antikristo. Yun ang ipurso nila. Bahala sila sa buhay nila. Di ba? Pero thank you, Lord Jesus, hindi na po natin aabutin yon. Meron ba kayong excitement sa mga puso niyo? Naisip ko lang, we will meet him one day, face to face. Uulitin ko, mukhaan, mukhaan. Parang halimbawa, yung matagal mo ng kaibigan, kala lang natin na nakakausap mo lang sa chat, nakakausap mo lang sa messenger, nagkikita kayo pero virtually. O buti nga yun, may virtually. Ito wala eh. Hindi natin alam ang mukha ni Jesus eh. Pero makikita natin ang mukhaan. Kung yung sa chat nga, nakita mong personal. O ayan na pala yung kausap ko dati. Sa chat lang yun. Personal ka na. O diba? Much more ang Panginoon. We will see Him in His glory. We will see Him in His beauty. Beautiful. Beautiful Savior. Do you know that song, hymn? Beautiful, oh, ayoko nang kanta. Ito na naman ako eh. So, excited lang po ako. Naisip ko lang po, gumagawa ako ng vlog. How about ako ipataas ko yung, ano tawag doon? I-boost ko yung mga moral ninyo na. Oh, hey, you are a believer. No? You are a believer. You are not just an ordinary person. You are a believer of Jesus Christ. You should be excited to meet Him one day. Di ba? Walang dahilan para ang isang tunay na mananampalataya ay madown. Di ba? Wala kang karapatang madown. Opo, nadadown po tayo. Pero saksak natin sa mga isip natin. Nay, wala tayong karapatang madown. May blessed hope po tayo. Kaya siya tinawag na blessed hope because sa dinami-dami, kailan ka ba pinanganak? Simula nung pinanganak ka, maski nung hindi ka pa naboborn again, marami ng problema. Nung naborn again ka, may mga problema pa rin. Pero ito mo maganda. After na mga problema na yan, biglang parang mapapawi lahat ng yun. Because nakatitig na po tayo, we are now looking. Yes, in the face of our Savior, our beloved Lord Jesus Christ. Kasi one day po mangyayari yan. At nakalagay po sa Bible, in fact, hindi lang po tayong haharap sa Kanya. Remember, sa White Throne Judgment, yung mga unbelievers na nag-reject sa Kanya since the panahon ni Adan hanggang sa mga panahon na yon, well, haharap din sila kay Jesus. Pero hindi katulad nung pagharap natin na may excitement, nakangiti siya sa atin. Sila makikita nila siya, nanlilisik ang mata. Di ba? Puting-puti ang buhok. Ibang klase. Ibang klase na makikita nila. Pero si Jesus yun. Yung kanyang divine power, judgment. Kasi hukom siya, di ba? Makikita yan ng mga unbelievers pagdating ng araw. Kaya yung mga tao na nagre-reject kay Lord, it's all about knowing yung katotohanan na lahat ng tao kailangan maligtas. Kasi karamihan ng tao rito, ako hindi na po ako magbabanggit, manood ka lang sa TV, maraming mga tao dyan na parang feeling mo dito lang ang kanilang buhay sa mundo. Actually, alam kong sinasabi ko, mga kamag-anak ko ganyan eh. Sobrang yayaman eh.
May bumili yung isang pinsan ko nung isang araw, bumili ng bagong mamahaling sasakyan na naman. So, hindi ko po pinamasama yun. That's nice. That's nice. Pero ang problema kasi, parang yun na lang. Parang nakikita mo, hey, parang dito na lang ang buhay nila. Pero alam niyo po, ang nakita kong pagyanig, yung nayanig po sila nung COVID. Nakita ko po yan nung COVID. Maraming, yeah. Ako nung COVID po, sa totoo lang po, kalmado ako. Kalmado ako. Di ba sabi ko nagka-COVID ako? Eh, hindi ko maintindihan yung peace, yung calmness. Yeah. Kasi, I know. Protected ako ni Jesus. Pero yung iba, takot na takot. Nayayanig sila. Di ba? Ang dami nangyari. Nagkaroon ng COVID. Yung malalaking companies, nagsasara. Ibig sabihin, pinapakita ni Jesus na dito sa mundong ito, walang permanente. Yung mga inaasahan mong malalaking establishments, malalaos yan. Sa Amerika, ang daming nagsara ng mga malls. Dati ang mga malls, nung namamasyal doon dati ang mami at daddy ko, madalas sila sa Amerika eh. So, yes, nagsara na lahat yun. Nandito ang mga pictures sa akin. Ewan ko kung nasa SD card ko pang isa o iba nakaprint eh. So, ibig sabihin, tawag dito, ay yung mga akala mong establishment na okay, sabi nga ng mga disciple ni Jesus, Lord, tignan mo ang temple, ang bongga, ang ganda. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, walang magkapatong na kapwa, patong magkapatong, ang matitirang kapwa magkapatong, sapagkat lahat iguguho, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kay Jesus tayo magtiwala. Mangyayari yan. Mayayanig lahat. Darating po yan eh. Kasi bago po talaga dumating yung tribulation, aalisin na po tayo mga mananampalataya. Yan pagyanig, aba, puro kayanigan na yan. Yanig. Malalakas na lindol yan. Sobrang nuclear bomb, nuclear war yan. Tapos pugutan ng ulo yan. Ano, magpapugot ka, langit ka. Pero kailangan mo magpapugot during that time, pero may faith ka kay Jesus. Pag nagpapungot ka, wala ka naman faith kay Jesus, eh ba, impyerno ka rin, di ba? Mahirap po sa tribulation. Kaya sabi ko, this is the right time to be saved para ating maranasan yung blessed hope. Oh. Kasi may blessed assurance na tayo, kaya magkakaroon tayo ng blessed hope pag nakita natin siya ng mukaan. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na kasi promise ko po, marami kayong matututunan dito tungkol kay Jesus. Wala kayong ibang matututunan dito kundi si Jesus lang po. Pagmamahal, ang grace niya at pag-ibig niya. Click mo ang notification bell so that YouTube will inform you kung kailan tayo may mga bagong videos tulad po nito. Again, ma-excite po tayo. Ano po? Ma-excite tayo that one day we will meet Jesus face to face. Thank you, and Jesus truly loves us all.